Hello guys, quick and easy troubleshoot tayo ngayon. Halimbawa, ang problema ng washing machine ay ayaw umikot yung motor. Okay, try natin i-power. Pagkatapos, pag pinisil natin yung start or play, hindi ikot yung motor. Bagkus, may marinig tayong parang humming sound. Gusto niyo na umikot pero wala. Ngayon, ano ang pwede nating check upin? Una sa lahat, maaaring ang problema niya ay yung starting capacitor. So, ano ba yung capacitor na yon? Depende sa brand, mayroong ganitong hugis. O kaya mayroon din yung pabilog. Ganito. So, depende sa design at model ng washing machine. Ang mga iba, nakalagay yung mga capacitor dito sa ilalim ng plastic na ito. At dahil ito ay LG brand, kadalasan ganito yung mga ginagamit nila na capacitor. At saan ito matatagpuan? Nandun sa ilalim, katabi mismo ng motor ng washing machine. Ngayon, ipapakita ko kung paano natin check upin itong capacitor. Hello guys, ito na yung binaklas ko na starting capacitor ng washing machine. Napatunayan ko na ito yung sira. Kung pansinin po natin, wala naman siyang lobo o kaya ay nag-leak. Pero wag po tayong pakampante, hindi po nakikita dyan sa panlabas na kaanyuan ito. So dahil sira na ito, okay, ito, pero lang pampalit. So kung mapansin po natin, nagkaiba po yung hugis nila. Ito, mas mahaba yung sukat nitong tinanggal ko. Pero wala pong mga problema. Ang importante, parehas sila na 14 microfarad. Ito, 14 microfarad din. So, paano tayo makasiguro kung ito ay hindi effective? Che-check upin natin ngayon gamit ang capacitance tester. Okay? Okay, so kung pansinin natin yung reading niya ay hindi perfect. 14 microfarad nearly siya. Pero almost point something lang naman ang kulang. So pag halimbawa ang chinek natin, ang reading ay mas mababa, halimbawa mga 10 microfarad something or 12 point something, yun din ang magkukos ng problema sa pag-ikot ng motor ng washing machine. Okay, so pwede nating ibalik at para matesting yung washing machine. Okay, so maraming salamat guys sa panonood at sana'y nakabahagi na naman ako ng konting kalaman at makakatulong sa inyo upang marsorbahan ang problema sa inyong washing machine. Abangan nyo yung mga susunod na video na i-upload ko na may kinalaman pa rin sa troubleshooting ng ating mga washing machine. Okay, salamat. At kung meron po kayong katanungan, huwag po kayong magatubilin na mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel. Salamat ulit.